Ano pong position ng PPCR ko? Nung minungkahi yan ng chairman na Bautista, naalala ko, uni pa yan eh, nung pa, minungkahi na niya yan as a very good measure of improving or enhancing the voting experience. Maganda nga naman, very creative, sakit ko, very innovative. Ngayon lang, ang tanong namin, kasi parang wala ng konti yung focus doon, ano? Tapos ngayon, meron na naman, dumadito na naman yan. Ang gusto lang namin masiguro, bilang tagatulong sa COMELEC, no, kung citizens arm kami, na lahat ba ng concerns, legal issues, na-address na ba ang mukha ng paglilipat ng mga polling precincts from the voting center na, let's say, eskwelahan, lilipat mo sa mall, na nagawa na ba yon? Kasi ang pagkaalam ko, kahit hindi ako abogado eh, pagkaalam ko na you cannot do that 45 days prior to elections, na-address ba yon? Nalipat na ba? O meron na bang resolution na lipatin yung mga voting, yung mga polling precincts concern. Isa pa, kasi nakatanggap na rin kami ng POP, yung election day, computerized voters list. Yung ba mga ililipat, nakalagay na rin doon, no? Naka-record na ba doon? Kasi kung hindi, ang ina-avoid lang namin, yung confusion sa botante. Pupunta muna ako doon, tapos hindi pala, pupunta rito. After making pila, or makikipila ka rin sa pag-check ng pangalan mo, hindi ba? E baka yung iba, hindi na magkaroon ng pasensya na mag-intay o lumipat pa. No? Para sa inyo ba, ma'am, ituloy o hindi na ituloy yung mall voting? Kung palagay mo na address lahat yung concerns na yun, lalong-lalo na yung legal issues, ituloy. Sa ngayon po? Oo. Kung na-address lahat yung issues na yun. Okay. Oo, kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na may pagkukulang sa legal issues. Dahil kung hindi, mayroon na naman magsasampa ng reklamo niyan sa COMELEC. Ang bigger issue, hindi lang ang COMELEC, kundi pati yung electoral process, yung paniwala natin sa proseso ng eleksyon.